Philippines. Laban sa Bren Esports na tuloy-tuloy ang momentum. Ang kanilang sagot, Tirizla. Ito na ba ang natitirang hero para makabalik man lang sila sa panalo nila dito sa MPL. This time gamit ni Dare with the flicker. Nag-agree ako sa iyo, Santi. Magandang pang follow-up combo kasama yung Ruby. Ang ganda ng kumbuhan na mangyayari dito. Aksyon kung aksyon ang ating matutunghayan dahil meron ding Fatal Links ang isang Atlas na hawak-hawak ngayon ni Ogwen. Kaya makikita natin later on kung level 4 na. Pero si Few nakakaramdam ng damage ni Super Friends. Grabe yung pokes! Kinikilite ni Super Friends gamit yung energy impact ng isang Farsa. Na finally, nagkaroon ng magandang kalamangan ng Onyx doon sa bandang gitna. Plus, namumula pa si Flap TZ against this Tirizla. Di mo pwede talagang... Yung Tirizla, hindi mo pwedeng maliitin. Yung damage output niyan sa level 1. Ang hirap makipagsabayan dyan. Isang bagay na kailangan i-take note ng Onyx dito, pwedeng nakawin yung Ruby Ultimate o kaya yung Tirizla Ultimate para kay Few. So magandang grabe yun, boss. Pang combo routine din yun para doon sa Atlas. Fatal Links. Oo nga, Fatal Links, penalty zone. Penalty Links. Pwede. Deliks mamaya. Kailangan talaga masakto ng Onyx yung mga pasok nila if ever man na magkaroon ng ganong sitwasyon. Well, Bren Esports, alam natin yung patience na binibigay nila during team fights. Yeah. Kailangan, maunahan ng Onyx tong Bren eh. Which is, I think, kaya rin pinili itong Tirizla. Kayang mag-soak up ng damage output. Kaso nga lang, ito yung pinag-uusapan din namin kanina nung Series 1 pa, yung Claude ay isang viable investment talaga. Late game. Pero ganun din naman ang Beatrix. Oo, masakit din yan mamaya. Makakaramdam din talaga pag meron na siyang enough items. Kekidut, medyo bawas. Mahihirapan yung Onyx mag-control doon sa Turtle kahit na napupulto ni Sensui dahil nga doon. Low on HP there! Okay. Flicker penalty zone na nagulat lahat doon sa kanyang ginawa. Pero ngayon, babawi naman si Few. Wala nga lang tinamaan. Kailangan mag-back away. Oh no. Dahil nga mukhang marireset muna yung Turtle. But that is a kill for Flap. Flapu-lapu making noise dito mismo sa simula pa lang ng laban. Meanwhile, mag-out na lang si Flap. Mag-out na rin si Ogwen. That's 2 kills for 1 in favor of the Beast. Bren Esports will retreat. Super Friends though, nakakuha din na magandang assist. Pero ang nanatiling buhay doon, si Ogwen. Currently at level 3 pa lang. Ooh. Si Ogwen. Yes, Master. Master Ogwen, first when it comes to KDA natin dito sa season. Tingin ko, bilang isang roamer, tapos ikaw yung top ng KDA, typically, lagi ka namamatay, nabibigyan bilang isang roamer. Pero top dog ka? Top dogs, malapit yun. Ooh. Sabi ni Shinsui, it's my time naman. Libreng turtle para kay Shinsui. Pero ilalabas na muli ang pusit ni Ogwen. Wala muna mangyayari sa laban na to. Ginive up ng Bren Esports and Turtle. Anong advantage ang pwedeng kunin ng Onyx with that? Meron silang extra shield, syempre. Pero I think kailangan na muna nila mag-clear and maybe rotate in the top lane. Puruhan yung Claude. Kasi kaya nang sumama ng Beatrix at level 4. Kaya nang makipag-combo ng isang Bea together with the Ruby and together with maybe the Farsa. Oo, kailangan nilang tambayan. Kailangan alagaan talaga. Kasi yan nga yung investment na pinili nila right from the start nung draft pa lang. Pero Super Marco dito, nakikita na rin natin na kahit papaano, sumasama-sama na doon sa mga teamfight. Sensui, sobrang tapang na papasok dito sa mid lane. Maaari siya madiskrasya kasi andito na nga si Flap tsaka si Kyle TZ. Ogwen naman, dinikitan na si Dare. May penalty zone na huli yung isa. Fatal Links, binitawan na. Medyo delikado ang Bren Esports pero papalag pa sila. Dare is down! Dalawa ang magsisiatrasan mula dito sa mga hedgehogs. Grabe! Grabe nga. Oh my G! Akala natin lalamang na doon yung Onyx kasi nga nung ninakaw ni Few yung Farsa Ultimate, biglang lumapit si Tensui, cancel yun. Pero siya pa yung nadisgrasya. Bait lang pala yung pag-cancel niya nung Ultimate ni Few. And ganun pa rin yung kwento, hindi rin nila ngayon ma-shutdown yung top lane. Nakakakuha ng bahagyang lamang. Actually, lamang si Nets against the Claude. Pero kasi, Claude to eh. Kumbaga yung power spike ng Onyx, sana na-utilize na nila ngayon. Yung Beatrix Snipe, or maybe kahit yung Jabomba. Walang ma-pick off yung Onyx. Di sila makakuha ng mga kills. Kailangan pa nila ng items. Pero, may turtle fight na naman eh.
yung full engage lineup ng Bren Esports na all in, nagpe-pay off na ngayon kasi parang yung Onyx Philippines, parang poke pa lang yung ginagawa nila at unfortunately, hindi gagana yung mga ganun. Usually kapag poke, pwede mo mapauwi yung mga members ng Bren. Kaso taas ng sustain nila eh. Makukunat din yung mga heroes ng Bren. Yeah. And mukhang libreng turtle nasa side ng Bren Esports. Grabe yung ginagawang ikot ng Bren Esports. Very similar doon sa game 1 nila na napakalinis nung naging panalo. So wala sila halos binabago. Pero yung Onyx naman dito, hindi magpapatalo. Oh, Flap TZ nakaramdam. May paapoy pero kailangan niya ring umatras kagad. Oh my G. Nakikita na natin yung damage output na pwedeng ibigay ng Onyx. Nakakatakot din. Yeah. Pag nagkaroon ng errors yung Bren, kaya nilang ipunish to. May damage eh. May damage si Super Prince. But again, that's the third attempt of Onyx na nagfail together with the Farsa Ultimate. So kailangan lang nila i-connect to ng tama. And then kailangan nila mag-back. Maybe go 3. Kekidot, Sensui, and Super Prince. Para lang sure ball na makakuha talaga ng isa. Kasi kapag Farsa ka, you really want to utilize your ultimate, that long-range distance of damage, to pick off someone. Walang mga purifies ang Bren Esports. So kayang-kaya ng Onyx this time, mam-pressure! Yun nga yung pressure na hinahanap natin kasi nakabasag na sila ng Tori kaso napasobra ata si Kekidot. Siya ang mauhuli ng Bren. That is Kekidot trade for the turret on the top side. Si Nets magkakaroon ng konting espasyo pero tatambayan ata siya ng Hive. Oh my G. Pinimension ko kanina na dapat Onyx yung nabipressure pero mas mukhang Bren Esports. Rigid Bread coming in na naman! Oh no! Hindi na nagtipid itong si Master Ogwin doon sa kanyang Fatal Links kahit isa lang. Pwede na. Parang hindi na ata po gita to, Santi. Parang Kraken na to, mala Kraken. Sobrang laki ng nagiging impact ng Atlas ni Ogwin during those team fights. Pero sobrang ganda nung ginagawa nila na hindi sila pumipili ng mga laban. Basta-basta. Yun nga eh, hindi basta-basta. Ito may hila. Nagagawin this time ang Onyx. Huhuli sila at mukhang ito na yung bawi. Masyado atang naging overconfident yung Bren Esports after a series of wins doon sa kanilang mga skirmishes. Ngayon na sila na yung nadisgrasya. Finally. Combo routine ng Onyx Philippines yung iniintay nila. Kaso napushan sila doon sa may gitna. Finally may nakukuha ang Onyx pero tutuloy pa rin. Ata ang laban. Penalty zone coming in mula kay Few. Wala siya gaanong nahuli doon pero sakto lang din naman yung ginawa dito na damage ni Dare. Pero yung turtle ay mapupunta pa rin sa Bren. Oh my G. Kung ikaw ang Onyx, mala roller coaster ngayon yung pulse ng puso ng kanila mga fans. Hindi pa natin masasabi na totally dominating ang Bren sa laban na to, but then again, Onyx has the opportunity. Yep. Meron silang combo routine todo na tinatawag. You have the feathered airstrike, meron kang snipe, meron kang Nibiru's Passion. Lahat ng burst damage AOE meron kayo. Ibig sabihin, kailangan lang ng Onyx ng tamang oras. Tama. Kailangan lang nila tanungin anong oras na rin kasi. Kailangan nila makahuli ng dalawa, tatlo and then burst them out. Yeah. At kailangan maging sobrang bilis na dire-diretso. Walang ma-purifies naman yung Bren Esports. So siguro yun yung pwede nilang i-take advantage. Isang bagay din na kailangan i-take note dito ng Onyx Philippines is kahit pa hindi sila nakapanalo, hindi nila nakuha yung turtle, ang kailangan nilang gawin is mag-focus dun sa mga heroes. Surely, lugi talaga sila dun eh. Level 11 na si Kaltizi nun, tas parang 9 pa lang si Sensui yung nagkaroon ng turtle number 3. Yeah. Kaya naman, kahit nakakuha na sila ng panalo dun sa teamfight, nanakawan pa rin sila. But, very good ang damage output ng Onyx Philippines pag heroes ang usapan. Pwede nilang gamitin yung paulan yung granada ni Nets. Yeah, sakali. Pwede kasing isabay yung Feathered Airstrike doon sa Bennett's Rage. Mm-hmm. Napakasakit nun. Pure physical, tapos pure magic. Mm-hmm. But then again, perfect chemistry ang kailangan mo. Pero may conceal play ang Bren Esports. Naghanap sila na pwedeng kunin. Pero this time, Tori na lang muna. Tapos pwesto doon sa Lord na magsuspawn in 16 seconds. Hindi muna sila naghahanap ng gulo. Kalmado muna. Naka-ready ang Onyx to fight back. Naka-ready ang Hedgehogs to counter-initiate. There's your Lord na ating makikita in the top lane. Very disciplined ng Bren Esports with their 3.5k gold lead. Sakit. Ang sakit ni Few. May penalty zone si Few though. Mm.
nasalo ni Ogwen. Buti hindi tumama kay Few kasi laking bawas talaga sana. Yeah. Sumasakit na rin dito si Nets. Kaya alam mo eh, na may hesitation mula sa Bren Esports kung itutuloy nila itong Lord Fight na to. Hindi nila ino-all in kagad. Kasi alam naman natin yung identity ng Onyx eh. Alam nila eh. Alam nila yung Lord Dance na ganito. Alam nila na may damage output ang Onyx. Nilabas na ang Pugita. This time, mahuli ang Pugita. 13K, Asante! Oh, ang ganda ng ginawa ni Der, pero isa lang nahuli niya. Dalawa naman ang ganda ni Master Ogwen. Pero si Super Marco, naka-blazing duet, pa-basic-basic attack pa lang. Tatlo ang tumba mula sa mga hedgehogs at mukhang hindi na at nakakayanin ni Sensui mag-isa ito. Magigitaan siya ng apat at wala siyang kawala. Super Friends, wala na rin doon. Oh. Lord, para sa Bren! Isang outstanding performance muli mula sa Beast. At mukhang nakangiti si Coach Ducky na pinapanood to. Alam na alam ng Hive na kayang-kaya nila tong dalhin. And with this Lord, they can actually secure a turret kung sakto yung mga makukuha lang pick-offs. Akala ko talaga na block na yung Pugita doon. Akala ko talaga na block na si Ogwen doon. Pero hindi, it's the same as game number one. Papasok si Ogwen, magbe-bait ng skills, tapos bahala na kayo lahat. Exactly, ganun talaga yung nakita natin mula kay Ogwen. Nag-act siya na parang diversion. Tapos, ang ginawa niya doon, nung ginawa siya ng mga members ng Onyx Philippines, ginamit niya yung Fatal Links palayo para makatalon outside of the Feathered Airstrike ng Onyx Philippines. So, parang hindi na siya na din mababurst. Wala man siyang actually nahuli doon. Okay lang din, makakataas-mataas siya. And no matter what happens, dahil engaged din naman yung Onyx Philippines, gusto ni Der tsaka ni Sensuwing lumapit. No matter what happens, Ogwen, may mahuhuli siya gamit yung Fatal Links. It's not about the setup. Walang setup dito. Punchline agad, sabi ng Bren Esports. Sensui na paatras dahil doon sa attempt ni Ogwen. Pero ang main goal lang naman ng Bren ay bumasag na Tori. Pero Ogwen, nakancel ata at dinelay yung Fatal Links. Pero may penalty zone naman. Wala kay Der at si Super Friends 10 kumante. At andito na nga yung damage sila, pre. Napasobra yung Bren. Dalawa naging casualty. Sabi ni Der, not this time. Sabi ni Super Friends, hindi pa tapos. Huwag kayong masyadong mag-assame, sabi ng Onyx, dahil nandito pa rin kami. Damage output is real. Penalty zone to the Farsa Ultimate. Finally, may unting hinga para sa side ng Onyx. Nawalan pa rin ng top lane turret ang Onyx Philippines. But you can see, ito yung hinahanap nila. Kaya doon, after niya mag-initiate, nandun bigla si Der for the follow-up. Tingin ko yung Onyx Philippines, mukhang hindi nila kakayaning i-combo yung combo routine nila. Kasi nangyari dito, may pang-cancel yung Bren Esports. Pwede, i-delay nila ng kaunti. As we saw in the top lane fight, nauna muna doon yung initiation ni Kekedot. And ang problema kasi, kapag nag-initiate ka bilang Onyx Philippines, may counter agad si Ogwen. Nagkamali ata si Kekedot. Andito na rin yung counter go ni FlapTZ. Oh, Kekedot, maaaring mapatumba. At Bren nga ngayon lalamang na. Bibigyan din dito ni Ogwen si Sensui. Fatal Links mag-isa. Oh no, nakita ng Bren Esports na tinamaan yung hangin. Nakita nila na puro germs yung tinamaan. At dahil doon, pinawian nila ang Onyx na baliwala yung hinga na ginawa ng Onyx kanina. And with this, ito na ba ang katapusan? Hihintayin ba ng Bren Esports yung Lord? 16 seconds down, 3 heroes remaining for the Hedgehogs. Maaring mag-all-in yung Bren Esports, pero mabilis lang din naman ang mga death timers ng Hedgehogs. Kaya ang desisyon ng Bren, Lord na lang muna. Oh my, mukhang papanoorin ng Onyx Philippines itong Lord attempt na to. Will they contest? Nag-knock up na yung ang bilis ng Lord, guys. Oh no, free Lord for Bren Esports. Oh, Bren Esports. Lahat ng ginagawa nila dito is nandun sa, nasa ano talaga eh, nasa tama, kumbaga. Yung mga decisions nila, hindi sila nag-overextend. And dun sa laban kanina, na hindi nga tumama yung initiation camera from Gekedot, quick to punish yung Bren Esports, at hindi sila nag-overextend. Pero ang pinaka-notable talaga yung ginawa ni Ogwen, hinanap niya agad kung nasan si Fredrin. Hinanap niya talaga, na-slow down niya yung Frigid Bet. Inintay pa niya yung Fatal Links. Alam niya kasi, bilang isang jungler, wala kang pangtakas. Retribution lang ang meron ka. Oh no. Talagang nasusupress ang Onyx in this game. Right after the 7-minute mark, kitang-kita mo yung hot zone na meron ng Bren Esports. 10K, guys. 10K gold lead.
Linan natin kung kaya ng Onyx swing to. Ah, napakahirap. Nilabasan na yung Bugita. Hinuli din si Kegedut, pero may penalty zone naman. Pero medyo malayo ata dito yung kabila. Few naman, may penalty zone din na sagot para doon sa mga hedgehogs. Tatlo na lang ang natitira mula dito sa Onyx. At kompleto pa yung Bren Esports. Buhay pa si pero Fritz. Maganda yung depensa na ipapakita ng Onyx kasi minions lang naman yung kanilang goal. And mukhang may reset na magagana para sa Bren Esports. Buhay pa si Prince. Nakapagdepensa ang Onyx. Na kay Prince ang bola. Kung ikaw ay fan ng Onyx, kailangan mo nang itaas ang inyong mga kamay at ibigay ang energy ball kay Super Friends. As long as buhay ang Farsa, as long as buhay ang Peacock, may pag-asa. Si Ogwin nga lang dito, magugulat ata sa may bandang Gedli, pero may minions naman na enough from Bren Esports para gamitin. And there goes the Fatal Links. Tapos Blazing Duet combo. May mga immortality pa binalik habang naglalaro dito sa gitna. Pero iniisa-isa na sila. Dalawa na lang ang natitira. Super Friends, kaya pa ba? Pero mukhang hindi. Matatapos ata ang first half na masisigaw na natin sa wakas na Bren lang malakas.